as well as kay Vice Gov. Kucha. And para na rin po sa mamaya ng Kamayan Smart for making this all possible para makapag-alagbo ka ng medisina. Salamat kay Gov and Vice Gov for the financial assistance. Malaking tulong po yun para sa pamilya namin na hindi naman talaga kayamanan. Makakatulong po ito para sa pag-aaral po namin in general. Thankful po ako na nakakatanggap po ako ng financial assistance po from the provincial government of the Camarines Norte and especially po kay Governor Dong Padilla and Vice Governor Joseph Ascucha po. Maraming salamat po dahil sa assistance po na ito, mas nagkakaroon kami ng opportunity na masuportahan yung sarili namin pangangailangan dito sa journey namin para maging future doctors. Ako si Maki Princess B. Malonzo, scholar ng bayan, future doctor ng Nalawigan, magsisilbi para sa kinabukasan. Hashtag future doctor ng bayan. Ako si Maricar Dani Cayonesa, scholar ng bayan, future doctor ng Nalawigan, magsisilbi sa kinabukasan, future doctor para sa bayan. Ako si Kristen Lay Santos, scholar ng bayan, future doctor sa Nalawigan, magsisilbi para sa kinabukasan. Hashtag doctor para sa bayan. Ako si Christian V. Santa Maria, scholar ng bayan, future doctor ng Nalawigan, magsisilbi para sa kinabukasan. Hashtag future doctor para sa bayan. Ako si Richard Jewel D. Rawat, scholar ng bayan, future doctor ng Nalawigan, magsisilbi sa kinabukasan. Hashtag future doctor ng bayan. Ako si Christine Pulin S. Villamonte, scholar ng bayan, future doctor sa Nalawigan, magsisilbi para sa kinabukasan. Hashtag future doctor para sa bayan. Ako si Marvis Jean Sereno, scholar ng bayan, future doctor ng Lalawigan, magsisilbi sa kinabukasan. Hashtag future doctor para sa bayan. New generation, new era. Introducing. Servisyon de calibre. De calibre. Presents real opinions from real listeners. It is absolutely fabulous. I like the old stuff, the new stuff. Great variety. News, opinion, passion. Reduced imaging service offering custom station sweepers. Blue, you're my boy! Delivered to your station every quarter. Do not repeat. Do not even think of escaping. We are now tracking your location. You cannot run. You cannot hide. There is no escape. Servicio de calibre. Servicio de calibre. De calibre. De calibre. Number one. Maiinit na balita at talakayan alamin sa mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. PBS. 70 years of broadcast heritage. 70 years of broadcasting. 7 decades of responsible news and information dissemination. 70 years of dedicated public service to the Filipino nation. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times. Umapaibunog sa himpapawid ang bagong pag-asa, mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Camarines Norte, EWCN 96.9 FM. Iatid ang latest news in current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Sa bagong DWCN-FM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Camarines Norte. Radyo Pilipinas. Camarines Norte. Mapapakinggan na mga paratong dulang Alay sa Diyos. Alay sa Diyos. Alay sa Bayan. Alay sa Bayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Camarines Norte. Naglilingkod para sa bayan. Mga kaibigan, ang DWCN-FM Radyo Pilipinas, Camarines Norte ay officially affiliated sa PBS Presidential Broadcast Service at kami po ay kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tamang oras sa buong kapuluan, Philippine Standard Time, ganap ng alas 9:16 ng umaga.
Servisyong di kalibre. Servisyong di kalibre. Di kalibre. Servisyong di kalibre. Servisyong di kalibre. Di kalibre. Servisyong di kalibre. Servisyong di kalibre. Servisyong di kalibre. Pangatuntulan na nagtataglay ng dikarigad na serbisyo publiko. Programang maging tagapag-unay sa hinaing na komunidad patungo sa pamahalaang panlalawigan. Serbisyong di kalibre. Paglilingkuran ang sampayanan, pahalagan ng buhay at karapatan ng taong bayan. Serbisyong di kalibre. Iabid sa inyo ng iyong public service anchorman, si Romel Fenech. Si Romel Fenech. Serbisyong di kalibre. Kalibre. Patuloy na tutulong, patuloy na aksyon, maglilingkod para sa bayan. Serbisyong di kalibre. Hey, hey, hey! Hi, hi, hi! Magandang umaga, Camarines Norte! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao! Magandang umaga, Bicolandia! Magandang umaga, Pilipinas! Simulan po natin ang dikalibring paglilingkod sa bayan! Mga kaibigan, ako po si Romel Fenech. Samahan niyo po kami sa dumadagundong at sumasagitsit na public service sa palatuntunan, katuwang ng sambayanan, sa krusada ng tunay na paglilingkod sa bayan, ang serbisyong di kalibre. Mga kaibigan, kami po ay maglilingkod sa inyo sa pamagitan ng pamamahayag sapagkat ito po ay isa sa aming nakikitang mabisang paraan para po kami makapaglingkod sa bayan. Journalism is a great way to serve the people. Betsa 19 tayo, araw ng Martes. Aba, bilis ng panahon ha. Araw ng Martes sa buwan ng Marso 2024. Live po ninyo kaming napapakinggan sa aming frequency 96.9 MHz FM band. Ganon din sa Radyo Pilipinas YouTube channel, Radyo Pilipinas Camarines Norte Facebook page, and simulcast po ang ating palatuntunan sa The Phoenix channel Facebook page and sa Camarines Norte News Journal Facebook page. Magandang umaga, Carmel Phoenix, sa Sunny Tuesday, summer na, o nga. Good morning, Ate Cheryl Rose Benetes, mga kaibigan. Umpisa natin ang ating paglilingkod sa bayan. Kahapon, napakarami nating activities dito sa provincial government ng Camarines Norte. Meron tayong panauhin kahapon si Attorney Rowena Guanzon, si Congresswoman Rowena Guanzon ng P3PWD Partilis po ng mga persons with disabilities, ng mga pasyente, ng pamilya, ng mga kapamilya ng PWD, ng mga pasyenteng PWD, sila nandito po sa atin kahapon. Bagamat ang party list na ito ay hindi pa po formal na nakakaupo, pero isa po siya sa dapat merong upuan sa House of Representatives, kaya lang because of TRO ay hindi pa po nakakaupo formally. Hopefully ay matapos na yung usapin sa Korte Suprema para formally makaupo na at makapagserbisyo sa mga PWD sa buong Pilipinas. Ito po yung P3PWD party list ano, na ang first nominee ay si Attorney Rowena Guanzon, dating COMELEC Commissioner, dating Commission on Audit Commissioner, dating Mayor ng Cadiz,
dating chief of staff ni Senator Miriam Defensor Santiago, dating chief of staff ni dating Senate President Edgardo Angara. Ayan po yung kumbaga mga credentials nitong isa sa matatapang at isang abogado, isa sa matatapang na nagipaglaban para sa karapatan ng mga mamamayan, ng mga mahihirap at siyempre pa ng mga may kapansanan dito sa ating bansa. Kahapon, nakapanayam po natin dito sa special programming ng serbisyo, special presentation ang programang serbisyong di kalibre, si Attorney Rowena Guanzon, ang first nominee po ng P3PWD Party List. Mamaya ipaparinig ko po muli sa inyo yung ating panayam sa kanya kahapon. And ngayong araw naman sa mga activities dito sa ating probinsya, na andyan po sa Barangay Cubangbang yung AKAP. Meron na ba kasamang Jacob na live, sina kasamang Dennis? Yung AKAP, yung nandito na daw, nandito daw sila. Tapos may lumipat sa CNPH. sa CNPH naman merong ano yan? Merong pagkain diyan sa Camarines Norte Provincial Hospital si Dr. Cathy Barcelona Reyes. Magpapakain yata diyan sa mga pasyente sa Camarines Norte Provincial Hospital. At nasa Barangay Cubangbang naman ang ilan nating tropa para po sa programang AKAP, paghatid ng serbisyong pangkalusugan diyan po sa Barangay Cubangbang. Ewan ko kung sino yung tropa natin na andon. Mamaya tingnan natin kung may live sina kasamang Bernie o sina kasamang Ron o kaya sina kasamang Tutoy. Si kasamang Dennis nasa CNPH ngayong mga oras na ito. So yan. Ha? Nandun na dito, sabi nyo, nasa CNPH siya. Siguro mamaya alamin natin ang alamin natin yung kwan, alamin natin yung mga alamin natin po yung mga kwan, yung mga anong tawag diyan, yung mga kaganapan tungkol po sa bagay na yan. Mamaya alamin natin sa ating magkasamahan sa nagaganapong AKAP. Pero na ba kasamang Jacob, wala pa? Ha? Si Bernie, meron ng live si kasamang Bernie. Tingnan natin kapag ka meron ng VIP na nag-present doon, tingnan natin mamaya. Ha? Kanina pa. Pero naka-live pa rin o naka-off na? Hindi na. Naka-off na. Okay. Siguro mamaya abang tayo, ha? Ng mga maaring kaganapan tungkol po sa bagay na yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Kahapon din po mga kaibigan, atin pong tinalakay yung isang mahalagang usapin, yung mahalagang issue tungkol po sa, anong tawag dito, tungkol sa pagpatuloy pong paghina. Pagbagsak ng grupo ng isang talunang politiko dito sa ating probinsya na wala nang ibang ginawa pati itong grupong ito. Pagpalabas ng mga fake information. Patuloy pong humihina. Siguro i-record lang natin bakit siya humihina. Bakit bumabagsak yung ganyang grupo. Mga kaibigan, kahapon na i-present natin na kung ating titingnan yung grupo ng talunang politiko during the 22 election last Mayo 22, Mayo 2022 election, kompleto yung kanyang grupo. Kompleto yung kanyang makinarya, yung machinery ng Kapitolyo, yung machinery ng First Legislative District, ng Second Legislative District, mga kaalyado niya. Siyam na munisipyo, yung makinarya ng mga siyam na munisipyo
kaalyado niya, with alliance sa kanya. Pero pagdating na eleksyon, natalo. Why? Alam po ninyo, kahit superior ang machinery mo, kung hindi ka natanggap, yung acceptability ng taong bayan sa'yo, ay wala na. Kahit ano pang dami ng pera mo, dami ng makinarya mo, hindi na mangyayari sapagkat ayaw na sa'yo ng tao. So, yun yun. Tapos ngayon, wala na sa kanya. Marami nang nabawas. Yung kaalyado niyang siyam na munisipyo, apat na lang ang natitira. Yung kaalyado na dalawang distrito, iisa na lang natitira. Pwedeng mawala pa kasi nagpalabas ng laban yung kanilang alyansa. kumbaga, para lang ipakita sa tao na sila'y magkasama pa. Tapos, yung makinarya ng Kapitolyo na ginamit sa limang eleksyon. Bakit nasabi natin limang eleksyon? 2010, 2013, 2016, 2019, at 2022 election. Limang eleksyon na gamit ang machinery ng Kapitolyo. Ngayon, wala na sa kanya. Yan po yung mga unang pangunahing batayan ng paghina ng grupo ng isang talunang politiko. Eh, saan po Putin? O sige daw. kaya yung mga alipores ng talunang politiko, nangangarap ng gising. Nananaginip ng gising. Meron pang kapal ng face. Ganun ba yun? sabihin na siya ay nagserbisyo daw. Kanino? So yan, abangan natin yung mga kaganapan sa labas ng ating pinan, sa ating mga kasamahan. Kapag pumasok na sila, iatid kagad natin. Yung kanilang ulat ng ating mga kasama. And abangan po natin sapagkat nalalapit na yung isang malaking event, big event sa ating probinsya na pinamagatan nating Sanib Persa sa bagong lakas ng Camarines. Abangan natin yan kung ano yan. Well, mga kaibigan, sa punto pong ito ay atin pong ihatid sa inyo yung paparinig po sa inyo yung replay ng ating pakipagpanayam kay dating COMELEC Commissioner at P3PWD Party List Attorney Rowena Guanzon. Nakapanayam po natin kahapon. So, abangan po natin ha. Yung replay natin tungkol po sa ating bisita kahapon dito sa probinsya ng Camarines Norte, ang P3PWD representative na si Attorney Rowena Guanzon. Si Attorney Rowena Guanzon, mga kaibigan, sabi ko nga po sa inyo kanina, siya po ay yung kanyang background niya, siya po ay bago po siya nag-assume bilang P3PWD Party List representative na sa ngayon po ay hindi pa rin nakakaupo because of TRO hopefully ay makaupo na para makapaglingkod na sa mga may kapansanan sa buong bansa mga kaibigan, nasa probinsya po natin siya kahapon because of naging panauhin po siya pandangal doon po sa pagbubukas ng isang programa dito po sa probinsya ng Camarines Norte, programa po ng Padilla Escocia Administration, yung pong pagbubukas ng Succeed Livelihood Kiosk. Ito po yung programa para sa pagpapataas ng kapasidad
ng mga at economic empowerment para po sa mga person with disability dito sa ating probinsya na project po ni Governor Dong Padilla at Vice Governor Joseph Barcocha in support para sa kapakanan ng mga may kapansanan at kapamilya ng mga may kapansanan dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. At naging panawin nga natin kahapon si Attorney Rowen Aguanzon, ang representative po ng P3PWD Party List. Bagamat siya po ay hindi pa nakakaupo, hopefully ay makaupo na para mapakinabangan na talaga yung pondo para sa sektor ng mga PWD dito sa ating bansa. Ano? Si Attorney Rowen Aguanzon, siya po ay naging mayor din po ng Cadiz, ano, doon po sa siyudad ng Cadiz sa Negros Occidental. Noong mapanahon, inapoint po siya ni dating Pangulong Cory Aquino. Pagkatapos, siya po ay matapos niya noong May 13, March 30, 2013, ano, hanggang April 28, 2015, siya po ay inappoint bilang commissioner ng Commission on Audit ni dating Pangulong Binigno Aquino III. At noong April 28, 2015 hanggang February 2, 2022, siya po ay inappoint ng dating Pangulong Binigno Aquino III bilang commissioner po ng Commission on Elections. Ano? Pero before that, siya po ay naging chief of staff ni former Senator Miriam Defensor Santiago. And naging chief of staff din po siya ni dating Senate President Senador Edgardo Angara. So yan po yung credentials nitong ating nakapanayam kahapon. At isa po siyang abogado. Ano? Matapang na abogado. Sabi ko nga po kahapon, hinangaan natin siya dahil sa kanyang pagipaglaban sa mga nang-aapi, sa mga mapang-api. Katulad po nung ating ginawang pagipaglaban sa mapang-aping 12 taon na nagnamahala sa ating probinsya. Ano? Si Romel Fenix, sa dikalibring palatuntunan, katuwang ng sambayaran sa krusada ng dekalidad na paglilingkod sa bayan. Mga kaibigan, alam po ninyo, napakalaga po kasi na alam natin na mayroong mga tao na nagipaglaban para sa atin. Kung saan isa din po 'yan sa ating prinsipyo na ginagawa sa ating buhay, ano, simula pa noon hanggang sa kasalukuyan. Kung kailangan ipaglaban at may dapat labanan, kailangan nating labanan talaga. Katulad ng 12 taon na nagpahirap dito sa ating probinsya. Dito natin nakita na ganyan din ang prinsipyo nitong si Attorney Rowen Aguanzon na nakapanayam po natin kahapon. Okay mga kaibigan, siguro pakinggan natin habang wala pa naman yung ating magkasama, no? Pakinggan natin yung bahagi ng pag-ipag-usap natin kay Attorney Rowen Aguanzon, ang dating Commissioner ng COMELEC at dating Commissioner ng Commission on Audit at ngayon po ay representative first nominee ng P3PWD o nominee ng mga ng grupo na nagtataguyod po sa kapakanan ng mga may kapansanan dito po sa ating bansa. Uwigan ng Camarines Norte, nasa special programming, special presentation po tayo ng serbisyong dekalibre. Panauhin po natin ngayon dito sa ating pilan ang atin pong hinahangaan. Actually, talagang hihanga tayo sa tapang ni Attorney Rowen Aguanzon, dati pong commissioner ng Commission on Election at ngayon po ay representative ng P3PWD party list. Ano? Siya po ang first nominee ng P3PWD party list. Yan po ay party list na nagrepresent ng pamilya, ng mga pasyente, ng mga PWD dito sa ating bansa. Ano? Panauhin po natin ng ating probinsya simula pa kaninang umaga, ano, si Attorney Rowen.
Pero nakita ko sa biography ni Congresswoman ay dating mayor din po pala ng Cadiz, pagkatapos naging commissioner din ng Commission on Audit ng COA. Good magandang hapon po, attorney. Magandang hapon po, sir. Salamat. Pero bago po kayo na upo na representative ng PTPWD party list, parang may mga pinagdaanan din, ano po? Oo, dahil commissioner ako ng COMELEC eh. Oo, hindi po, yung party list mismo, may mga pinagdaanan din bago, may mga TRO pa. Oo, talagang daming inggit eh. Kumusta po? Anong nangyari na po doon? Po decision na po yun sa Supreme Court. Okay. Nakasabit na kami sa kabilang partido eh. Ay nagkasabit na ng memorandum, kaya panalangin po natin na sana ay ma-desisyonan na rin po ng Supreme Court. Oo. Syempre bawal po tayong makipag discuss kung ano 'yung nilalaman noon, Salamat po sa suporta ng mga ng mga nananalangin. Salamat po at sa sandali na lang po ay baka yung paghihintay natin ay hindi naman masawala. Habang hindi pa po natapos yun, di wala mo ng official function, parang ganun. Oo. Pero nagtatrabaho po kami. Nagtatrabaho po. Yes. For example, may mga panukalang batas ako na sinasuggest, ay dinadaan ko na sa mga senador, di ba? Sa ibang congresswoman muna, at yun namang mga sample ay mga guarantee letter sa hospital ng mga batang may Down syndrome, kailangan ng heart surgery, ay sa mga kaibigan kong senador po sila hinihinga ng tulong, at natutulungan naman po sila. Lalo na po yung tinatawag nating Down syndrome children with heart ailments. Yun po ang priority namin. Kahit po sa mga cash assistance na nire-recommend ko, ay PWD po at cerebral palsy at Down syndrome na mga may kapansanan. Kasi sila po talaga itong hindi makapag ang mahal po ng gamot. Kailangan po tulong-tulong tayo. Kaya so thank you po ako kay Governor Dong Padilla sa kanyang concern, napaka yung concern niya at compassion sa mga may kapansanan ay napakalalim po. At kita mo naman na he is genuinely helpful, hindi siya yung politika lang kasi talaga po itong kanyang government administration sa pagbibigay alaga at karapatan at livelihood, capacity building ng mga may kapansanan. Kanina po ay isa po kayo sa panauhing pandangal sa ginawang ribbon cutting ng isa po sa programa na magpapalakas sa mga PWDs. PWDs. Yung Succeed program ni Governor, nalagay siya ng livelihood center. Ganda po yun. Kasi pag meron silang skills, kaya nun, nagagawa sila ng mga canvas na bag, pwede po silang makapag-income. Kaya yung sinasabi po namin, kahit sa yung mga tinutulungan namin, inuuna namin yung mga pamilya ng may mga kapansanan. For example, sa city namin sa Cadiz, dahil yung mayor ay napaka-supportive, at ang kapatid ko dun ay kunsyal din. Meron silang adopt a cerebral palsy. Lahat ng ahensya ng gobyerno, pati mga department heads, nag-adopt ng batang may cerebral palsy. Every month, binibigyan nila ng goods, milk, lahat ganyan. Yung gusto mabigay ng pera, nagbibigay pa. Sa birthday, meron din. So, kumbaga, we're raising awareness sa community natin na dapat alagaan natin ang ating mga bata na may cerebral palsy. At the same time, yung resources ng city ay doon po ngayon ay meron ng awareness sa mga konsihal na dapat yung naglalaan po ng yung sector ng persons with disability ay dapat meron din. Aktibo po ang mga organization namin doon. Ang mga parents ng cerebral palsy, parents ng Down syndrome,
yung parents ng may autism, lahat po organized. Opo. Kaya naman po sila nakakakuha ng angkop na resources at mga seminar. Kaya kailangan po talaga organized. Kanina lang, may na-meet akong isang participant kanina sa aming pagpupulong na hindi pa pala organized ang mga magulang ng may mga Down syndrome sa Camarines Norte. Baka naman po ay naka-on the process na yan. Pero gusto ko lang po sana ipaalam sa kay Governor na sana po tulungan para makapag-organize sila. Actually, Kong, ay meron pong yung isa naming board member, may panukala, yung mag-create o maglagay dito ng isang center para sa mga ano yun, special child, ano? Siguro maidagdag na yung binabanggit ni... Oo, yung model po doon ng Quezon City. Okay, oo. Mag-ano po sila, mag-visit sila ng Quezon City at mag... yung learning ba? Apo, ng mga system doon, okay, tsaka facilities. Mm-hmm. Ang ganda po doon. Mm-hmm. Galing. Mm-hmm. Oo, pero ang ganda doon sa Quezon City dahil ang laki ng center. Talagang nilagay ni Mayor Joy Belmonte na talagang malaki, meron pang physical therapy, meron playground, meron sa loob ha, sa loob. Mm-hmm. So, yung physical therapy center, parang maglalagay na rin dito sa probinsya niya. Sana. Kasama po sa program dito, may budget na eh. Para galing sa Department of Health. Ano? Kasi may tanong si kasamang saglit ah. Sasanggo niyang palalabigan po ako naka-assign. Opo. Meron ka okay. Si Bukalistan Alegre na magtayo ng isang parang center ho siya na kung saan yung mga parang Joker, parang wala yung microphone ni Bagwis. Yung pong mga lahat po ng bata yung mga kapansanan ay doon po sila ilalagay. Pwede po ba natin madagdagan ng pondo? Kasi meron na po ilalagay? What do you mean? Physical therapy nila. Okay. Tapos mga ano nila. Yes, ganun. Oo, yung mga speech therapy, ganun. Oo. Meron pong pag mag-source po kayo ng ganyan, dapat po mauna yung expertise. Okay? So, hindi po yung building. Yes. Kailangan po mong expertise. Meron pong Speech Therapist Association sa Pilipinas. Isa yan. May physical therapist po ng mga NGO. Meron din. Pwede pong lumapit doon. Ano? Oh, yes. Bibigyan ko kayo ng number. Magkano po ni Governor para magkakaroon ng scholarship program. Mm-hmm. And then, afterwards, na pag nakagraduate doon sa mga kursong yun, they are parang obliged po sila na mag-servisyo ng 5 years. Pwede rin. Oo. Mm-hmm. Pwede rin yun. Parang kung gusto nilang mag-physical therapy, scholar sila ng gobernador, di ba? Pero return service. Okay, return service. Ay, maganda. Pwede rin namang, siyempre, mahal kasi yung mga physical therapy na yan, di ba, mahal? Ang per session yan, 1,000. Oo. So, yun po ang isa pang pinipipay namin ngayon sa P3PWD, na doon po sa Metro Manila, ay gusto namin magbigay ng mga physical therapy sessions. Meron kaming NGO na partner. Uh-huh. Baka pwedeng yan ang maging model nyo rin, no? So, welcome po sa inyo si Bukal Ishtan. Babanggitin ko na po. Opo! Opo, mag-usap pa kami sa phone. Anak na ano din eh, special din eh. Oo. Kung puso niya, malapit doon sa mga yes, bata. Yes, Bukal, of course. May pamangkin po ako sa kapatid na 27 years old, may severe autism. Hindi nga nakakapagsalita eh. Pero talaga yun ang angel namin eh. One last question po, sa mga other benefits po sa mga PWDs natin regarding dun sa mga discount, ano po bang bagong sinusulong na batas regarding this? Yung pong discount law ay galing po yun kay Senator Edgardo Angara. Nung bago po ako pumuntang Harvard ay nag-chief of staff po ako kay Senator Edgardo Angara. Uh-huh. So, yan naman po tinutuloy ngayon ni Sunny, yung anak niya. Meron siyang panukala kasama si Senator Lapid na may bill ngayon sa Senado yung 20% discount sa gasolina, petroleum, tsaka gasol. Pero ma'am, dun sa basic commodities, parang 5% lang kasi ito eh. Hindi kasi yung basic commodities like bread, ganyan ba? Depende sa store. May ibang bread, may ibang bakery na they give 20%. About sa medicines natin. Ang medicine, over the counter na yung 20% na yun. Kahit na abot ng 30. Wala na kailangan reseta yung mga hypertension na medicine. Saka automatic yun, di ba? Dahil si
Senator Mar Rojas noon, napasa ng batas na yung mga hypertension meds, kahit wala kang reseta, ano, reseta 20% discount agad. Kasi napakarami namang may high blood. Ito po yung sinusulong ni Senator Angara, hindi na po nito kinakailangan pa yung action ng ating kongreso. Senate Bill kailangan pasa nila. Ibig sabihin, napasa na yun sa baba, sa House. Okay. So, ang ano lang dyan, mga tao, pag bumoto po kayo ng senador, eh, boto naman po ninyo yung mga ginawa. Pero, okay na rin sa akin si Ruben Padilla dahil guapo. Salamat po. Pero, yun pong Disability Allowance Fund, okay, ang susulong po doon si Senator Amy Marcos, na classmate ko rin. pero, ang problema, as usual, wala pong pondo. Kaya, ayan, kaya tumatagal. So, talagang kailangan po sa lower house, dun sa House of Representatives, kasi nandun ang gagaling yung appropriation. Mm-hmm. Kailangan dun talaga, ang mga congressman at congresswomen, makonvince sila na ang resources ng gobyerno ay ibigay priority sa mga nangangailangan. Sa mga nangangailangan, particular sa mga PWD. Yes. Congressman Wing, ay may sandali po, babasahin ko lang itong text. Chat, Ruel Predicala, sabi niya, Kong Wing, pa-shout out po, baka pwedeng magpa-picture sa iyo mamaya. Oo naman, Ruel. Na-catch out ngayon yung aming picturean doon sa mga women, eh. Dahil di may ano na tayo, radio program. Oo naman, kahit saan magkita, ako alam nyo, kahit saan, pwedeng magpa-picture sa akin. Kaya, follow niyo po ako sa Ruel Aguanzo on Facebook at i-like niyo ang P3PWD Facebook. Sa mga datos po, ang almost 2% ang may PWD sa Pilipinas. Sa employment po nito, ano po ang problema? Ang civil service, may rules na minimum 1%. Nakita ko nga kay Governor Dong, dami. Pati little people, in-hire niya eh. So, dapat ipatupad po yan ng mga LGU, saka yung mga national agencies, yung minimum 1%. Okay. Pero, nakikiusap po kami sa mga private sector employers na umari po naman dagdagan ng PWD na employed. Uh-huh. Kasi, yun lang pong sinasabi kong cycle of poverty ng mga PWD. Hindi po natin mabibreak yun hanggang wala silang trabaho. Okay. O kaya pangkabuhayan. Kaya ang focus mo talaga ay bigyan sila ng capacity. Educate sila. Bigyan sila scholarship, skills training sila. Seminar ng seminar, di ba? Okay. Kasi kung minsan magdinegosyo sila, hindi naman nila marunong, sila marunong ng bookkeeping. Okay, yun. Turuan din sila bookkeeping. Pag binigyan mo sila ng capital, turuan mo rin sila ng bookkeeping and how to save money. So siguro maganda po ma-incorporate yun sa mga program ng ilang agency. Sa livelihood center ni Governor, dapat may ganung seminar na kadugtong yun. Kasi siyempre, mag-open sila ngayon ng store, o kaya open silang maliit na bakery, malulugi yun. Pag di sila marunong mag-save, magkano i-save, at bookkeeping sila. Kumbaga, kailangan din yung financial education. Sa yes. Kasi, kaya nga natin sila tinutulungan ni Governor para makaahon. Okay. Sa kahirapan. Si Kasamang Dennis, may tanong ka. Alam po ito, Kong. Bilang si Congresswoman Rowena Guanzon ay P3PWD representative, ano po yung particular na batas na inyo po na isulong sa babamang kapatid ng Kongreso na rin po yung pinakikinabangan ng ating mga PWD? Ayun nga sinabi, pinag-usapan namin kanina. Hindi pa formally nakakaupo. Hindi ako naka-assume ng functions dahil nga, di ba, may Supreme Court na TRO sa COMELEC. Okay. Hindi naman TRO sa akin. Pero, nakasabinta kami ng memorandum at baka naman sa awan ng Diyos ay makadesisyon na this year. So, ang dami ko pong gustong gawin dyan. Yung gusto ko yung tax break para sa mga kumpanya na nag-hire ng PWD. Tax break? May tax break. Okay. Nangyari, sa tax nila. So, ibabawas sa ibabayaran nilang kapag tax. Kapag may pag may nahinahin silang PWD, for example, na 3%, 5%,
pataas ng pataas, di ba? Para naman ma-encourage silang mag-hire, di ba? Tsaka yung sinasabi kong ano, yung sa education. Apo. Eh, wag nang hangyan ng kung ano-anong grado. Kailangan 95. Okay. Pambira ka naman, eh, wala nang makain yun eh. 90, gusto mo pa 95. Dahil nga may kapansanan siya, bigyan mo na ng scholarship. Di ba? Very unfair yan, ma'am, kasi kami, ay, very unfair, ikaw, naglalakad ka, dalawa paa mo. Ito ay nakagumagapang. Diba, yung iba? Dito pa sa Pilipinas, Norte, automatic po, kapag PWD, ay, very good. Kaya nga, dahil sa mabuting tao, ay, napaka-compassionate itong gobernador niyo. Kaya sa mukha lang, sa mata lang, ay, alam niyo, sana ay huwag nyo nang bitawan yan na mapalitan ang gobernador nyo ay napakabuting tao. Kasi alam nyo, walang, hindi ganyan na nakita ko sa ibang tao na talagang genuine na he cares. He really cares about you. Kaya, yung mga panukalang batas po namin ngayon, ang nangyari, hindi pa ako nakaupo, pero tatawag ng hearing ang PWD committee. Okay. Pinapadala namin ng mga ka-network like Carmen Sobiaga. Nag-attend siya doon. Nire-represent niya rin na ako ay si ganito. Chair ako ng WowLip, ng Women with Disabilities. May ka-network po kami ng P3 PWD. So, hindi po kami nawawala sa usapin ng mga panukalang batas. Hindi, madam. Kailan po kaya kayo pwedeng officially malo? Ay, naku, hinihintay po natin Supreme ang Supreme Court. Supreme, ano po yung time frame po na? That I do not know. But I am really hoping this year. Kaya hindi naman natin sila. Ang tanong dyan, next year, tatakbo kami ulit. Humingi kami ng suporta. Kasi, dito sa Camarines Norte, si Ma'am Lenny ay nakakuha ng 266,000. May pahingi naman po, kahit 6 lang. Okay, sige, kasama Dennis. Marami po sa mga PWDs natin ang nawawala ng pag-asa dahil sa kanila kapansanan. Si Congresswoman Guanzon po ba ay naniniwala na yung ating kapansanan dapat hindi maging sagabal sa pag-abot ng ating pangarap? Tama po yun. Pero kailangan po nila ng tulong. Oh. For example, may isang bata akong pinadala ng ano doon, yung notebook ba yun? Tablet? Sa Negros. Kasi, hindi siya makalakad. Kailangan yung tatay niya, ano muna siya sa balikat? Ano yung tawag doon? Aba. Sa Ilonggo, aba man. Abahin siya ng tatay niya bago ang tatay niya makapagtrabaho sa kung saan-saan namang farm, as farm worker. Sabi ko, ang hirap naman yan. So, pinadalan ko ng tablet na may laman na ng mga mathematics, English basic. May ganyan po kami, pero piling-pili lang mga bata nang binibigyan namin. Tapos, yung teacher, kinakausap na bigyan na lang ng module, di po ba? Papasok naman, pero hindi na siya siguro araw-araw. Paano naman kikita yung tatay, di ba? Hatid, sundo, di ba? So, donations po yun. Mga classmates ko po yun nang galing abroad. Donate ng mga ganon, ng mga tablet. Kaya, kayo pong mga gusto mag-donate, contact nyo lang po kami. At para ma-load namin lahat ng programs, at maturuan namin yung mga nanay kung paano gumamit, maturuan ng teacher na anong paano na lang mag-work together, parang bata naman ay maka-exam. Di ba? Right now, wala kaming funds. Okay. Na-fit na iba. So, lahat ito, personal fund ko. Lipad ko dito, personal. T-shirts to mga kanina na personal. Kasi, nag-commit na ako dito, tuloy-tuloy na natin. Wala sila masabi sa akin na binoto nila ako. 391,000 votes at hindi ako nagtrabaho. Nagtatrabaho po ako. At sarili kong pera ang ginagastos ko. Pero alam niyo po, Congresswoman, parang nakikita namin na gano'n mas mapapalakas ng P3 PWD party list ang hanay ng PWD, kasama na siguro yung mga senior citizens at mga mahirap nating kababayan, kapag ka naging tatlong seats ang nominee. Tatlo na naging representative ng... Maka two seats lang kami ni si Harry Nawa sa 700,000 votes.
ang dami na namin matulungan noon. Ako, jumping with joy na ako noon. Kaya naman dito sa Camarines Norte at Sur, naliligaw ako dito ng mga butante. Huwag na kayong buboto doon sa mga kontraktor. Ano ba kayo? Binuboto nyo eh, sila lang naman ang nabubuhay. Binubulsa lang nila yung pera ng taong bayan. Sabi ko nga sa mga tao kanina, o sino ibuboto nyo? Sila na hindi nyo nakikita o ako na nakilala nyo na? Sabi nila, ikaw. Pero alam nyo, nakikita nyo na ako eh. Alam nyo po, Congresswoman, during the previous administration, talagang iniidolo namin kayo, tapang nyo eh. Oo. Kaya na, lumalaban. Kasi alam nyo, pag wala kayong ninakaw, you can look at anyone straight in the eyes. Di ba? Yung mga yan, kaya tameme yung mga yan, kasi baka mamaya ibalik sa kanila eh. Di ba? Mamakaawa na nga lang ako sa ibang congressman eh. Ano ba itong bayan natin? Ano ba nangyayari? Maawa naman kayo sa Pilipino. Kaya nga sabi ko, tignan nyo to, 14 trillion ang utang. 2.2 million Filipinos have no jobs. Can you imagine? 2 million walang trabaho? Anong kakainin yan? Kaya ngad po namin na makaupo na at maka-formal lang manunggulan talaga yung P3PWD Pakilit. Awa ng Diyos, talagang baka mabigyan man lang ako ng 6,000 votes dito sa Camarines Norte. Maka 2 seats tayo. Pag nangyari yan, talagang magpapasayaw ako dito. Mangangampanya ako. Yan po, yan ang gusto ko sa'yo. Kasi, PWD kayo niya, di ba? Nagkali na po naman dito ni Gobdong. How about yung baka, pwede ka rin maging senador eh. Pwede ako mag-senador. Ang problema natin, sino gagastos? Pero very much willing, mama, no? Oo naman. I-open naman ako sa alam nyo, 66 na ako eh. Wala na akong magulang. Kaya itong public service at for the poor ang aking inaatupag. May reason pa akong bumangon araw-araw. Diba? Kung wala akong public service, hindi, tamad-tamad lang ako araw-araw. Gigising ako araw-araw. Talagang, wala akong anak, pero siya mga aso ko. Salamat po. Susuporta po kami. Talagang, dito sa Camarines Norte, maangampanya kami. Pati sa, kasi social media, international yan, national yan eh. Mag-volunteer na ba ako na gumawa ng mga news item in favor sa inyo? Wow, salamat. Maraming salamat po. Sige para po. Matulungan, makatulong tayo. Napakalaking tulong po niyan sa amin. Pupunta po ako bukas sa Naga. Ipagkita kay Butch Robredo at kasama namin doon. Galing na ako sa Legazpi. Plano na po namin gumawa ng chapter sa Legazpi at gagawa ng chapter sa Naga. Ito rin po sa Camarines Norte. Ibang bubolunter po kami dito sa Camarines Norte. Kasi meron po tayong National Convention ng P3PWD. Ibang parties walang ganyan kasi kami gusto namin talagang National Convention. Salita ang membro kung ano ang gusto nilang panukalang batas at sino ang kanilang nominee. Diba? Sabi na, gawa-gawa lang yan ni Rowena na siyang nominee. Kayo naman. Ako na nga gumastos. Ako pa ng kapoy ba? Tapos sabihin nyo sa akin, wala akong karapatan. Hindi naman ganyan. Huwag kayong ganyan. Diba? Batay, sa September yun mangyayari yung National Convention namin. Pagka October, pag ako ang first nominee, file na ako ng certificate of nomination. Yan po ang ano namin kung bakit nag-create, nag-organize kami ng chapters sa mga bayan-bayan. Maitanong ko lang po ako, interesado lang po ako na maitanong sa inyo. Kayo, naging kibubista po kayo ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Opo. Ano po yung parang, yung tapang ni Senador Santiago ay parang dala-dala din ninyo. Kasi ilongga din yun. Okay. Pareha ng style. Kaya lang si ma'am, hindi naman talaga siya nagdadala ng baril. Ako yun. Yeah, tsaka yung bright talaga. Okay. Congresswoman Attorney Maria Rowena Amelia Guanzon, ang party list representative po ng P3PWD party list. Makaibigan kami, magpapaalam na rin sa ating palatuntunan. Ngayon, siguro mamaya na lang sina kasamang Bernie Batiang at kasamang Ron Ledesma sapagkat papasok na yung palatuntunan ng UPAG, ng Office of Provincial Agriculturist dito po
sa Radyo Pilipinas. Pagkaibigan, magpapaalam na po kami. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong ginawang pahikilahok sa isang makabuluhang palatuntunan. Sa technical side, kasama natin ang ating trupa sa tower side, ganun din dito sa stadium side. Amin po ang ikinararangal. Kayo po yung paglingkuran sa larangan ng dikalibring paglilingkod sa bayan. Mabuhay ang sambay ng Pilipino. Mabuhay ang mamamayan ng Camarines Norte. Ako po si Romel Fenix, naglilingkod para sa bayan. Dicalibre. Presents real opinions from real listeners. It is absolutely fabulous. I like the old stuff, the new stuff. Great, great, great variety. News, opinion, passion. Reduced imaging service offering custom station sweepers. Blue, you're my boy! Delivered to your station every quarter. Do not repeat. Do not even think of escaping. We are now tracking your location. You cannot run. You cannot hide. There is no escape. Servicio de calibre. Servicio de calibre. De calibre. De calibre. Number one. Bumabay bulok sa himpapawid.